ano yung maaaring mangyari kapag ang makina ay naubusan ng ulam? Okay? Kung interesado ka, malaman kung ano ang mangyayari ng, kung ano ang mangyayari sa iyong makina, ito, pumunta ka sa video ko nito dahil yun ang isi-share ko sa iyo. Okay? So, sa mga sasakyan, mga bossing, wala po itong, wala akong nakita ng indicator ng ulam level. Okay, jeep, bus, truck, wala pong, wala akong nakita ko. Pwede nyong tingnan kung may coolant pa ba yung radiator nyo. Di tulad ng fuel, meron po yan na, na makikita sa inyong dashboard. Okay, so, ano nga ba ang mangyayari kapag kukunti na lang ang inyong coolant? Okay? So, una, kung kotse ang dala nyo, yung aircon nyo, mag-automatic switch off yung uyan. Okay, so, yung iba, ang iisipin niya, nila, of course, sira yung aircon po, biglang namatay, ganun. Pero, ino-off po yan ang system ng sasakyan para mabawasan yung pag-init o yung pagtuloy-tuloy na init ng makina. So, binabawasan niya po yung trabaho ng makina para hindi magtuloy-tuloy yung init. So, pinapatay niya po yung aircon. Okay? Ngayon, kung sakaling okay lang din sa'yo kahit wala kang aircon, ang susunod na mangyayari dyan is tataas yung temperature gauge mo na. Tataas na yan. Okay? Maaaring pumalo na siya ng 80, ganyan. Now, kung hindi mo pa rin mapapansin na tumaas yung temperature gauge mo at dire-direto pa rin yung pagka-drive mo, normally ang kasunod niyan is mag-overheat na yung sasakyan. Okay? Maaaring mamatay yung makina mo, kaya na lang siya mamatay. At that time, mahihirapan ka ng paanda rin. So, yun po yung huwag natin hayaan mangyari sa ating makina. So, ano yung magandang gawin para maiwasan na maubusan ng kulang ang ating radiator? Dati, bus conductor po ako sa isang bus liner, Yahing Tagaytay 2. Okay? At araw-araw po, chinecheck ko yung radiator, yung level ng tubig ng radiator. Okay? Yan yung poke ako. Kung hindi ako, yung driver ko. Langis naman ang kanya, engine oil, tsaka radiator din. Ngayon, palitan kami, ganun. Ngayon, kung kayo naman, kotse ang gamit nyo, office-bahay lang, office-bahay, let's say, tumakbo kayo ng 5,000 kilometer, normal lang na magbawas ang inyong kulan kahit ng mga 1/4 doon sa inyong tangke. Kasi, nag-evaporate po yan kapag mainit. So, normal lang po na magbawas yan. So, ang gawin nyo na lang, kahit na once a week, silipin nyo, at dagdagan nyo lang. Okay? Pero kung ang tinatakbo lang ng inyong sasakyan ay 1,000 kilometer, tapos nagbawas siya ng 1/4, sabihin na natin 1/4 ng inyong kulan, eh, hindi po normal yun. Okay? Maaring may butas yung inyong radiator, kaya i-check nyo po, ipacheck nyo sa inyong mga pinagkakatiwala mekaniko. Okay? So, ganun lang po mga idol, talagang kailangan manually natin i-check yung ating mga radiator para malaman ang level ng kulang ito. So, I hope na nakapagbigay ako ng konting kaalaman tungkol sa inyong radiator ng sasakyan. At kung nagustuhan mo yung aking video tips na ito, baka pwede namang paki-subscribe ako sa aking YouTube channel na Radiator Mechanic TV. Nang sa ganun, sa susunod na mag-upload at magbigay ako ng tip sa iyo, isa ka sa panonotify ko. Hanggang sa muli mga idol, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.